Ang tanong, solution ba talaga ito para doon sa problema ng scammers sa cellphone, no? Or baka naman this could give rise to even more problems, which could also compromise our own data privacy. Kasama po natin ngayong gabi si Mr. Carlos Nazareno. Siya po ang Director for Rights ng democracy.net.ph. Good evening, sir. Thank you for joining us here in Facts First. Hello, good evening, Christian. Glad to be here. Magandang gabi po, sir. No? Unang-una, sige, para doon sa mga hindi familiar, ano po ba itong democracy.net.ph? So, on democracy.net.ph is an ICT rights, governance, policy, and cybersecurity advocacy group. So, basta digital, in-uphold namin ang rights ng mga mamamayang Pilipino. Kayo po mismo, ano ka, no? ICT expert kayo. Tama pa, ano? I wouldn't call myself an expert. More of an advocate. Pero I've been in the industry for a while. Bait niya naman, sir. Ako natatawag na expert. Mabait masyado si Mr. Carlos Nazareno. Anyway, sige, puntahan natin yung mismong ano. Tumbukin natin yung issue, no? So, napirmahan na yung SIM Card Registration Act, no? Eh, ano ba nang basa nyo rito? Solution ba to? Sa problema ng mga scammers? Or, ito yun eh. Itong mga texts, kami yung nag-push sa lawmakers natin na pirmahan agad yung SIM Card Registration Act, which was vetoed by President Duterte in the previous administration due to the addition of a social media registration component. Mm-hmm. Yung problema dito, sa experience sa ibang bansa, hindi siya naging solusyon. Gaya kunyari sa, ano, sa Indonesia, na nagkaroon ng malaking telecoms data breach recently, mga 1.3 billion yata yung naapektuhan. So, ni-require yung mga Indonesian resident ng Cominfo or yung Ministry of Communication and Information na mag-register para sa SIM card sila. Ito yung comment ng isang cybersecurity consultant, si Tego Aprianto, sabi niya sa Twitter. In 2018, Cominfo forced us to register for phone numbers using government IDs, promising us to be free of spam. Hmm. Not only are we not free of spam, but registration data are leaked and sold instead. So nangyari, nag-leak yung data ng users dun sa SIM card registration ng Indonesia, tapos binenta sa dark web. So napahamak palalo yung mga Indonesian. Napasama pa. Yeah, noong 2009 din, nag-enact ng SIM card registration system yung Mexico, yung RENAUT, or Registro Nacional de Usuarios de Telefonia Móvil. So, nangyari, noong 2012, ni-repeal siya kasi it was created for the purpose of preventing crime din. Nangyari, imbis na bumaba ang crime, umakyat ang kidnapping sa Mexico by 8%. Tapos yung extortion calls na increase by 40% from 2009 to 2010. So imbis na bumaba ang krimen, lalong tumaas pa. Tapos sa 2017 din, sa Malaysia nagkaroon din ng data breach sa SIM card registry nila. Tapos sa Australia, itong recent lang, mga September yata, sa Optus Australia, up to 10 million customers or 40% of their population nahugot yung personal information including customers' names, dates of birth, phone numbers, and email addresses, with a subset of customers having their street addresses, driving license details, and passport numbers leaked. So, parang maganda yung layunin ng batas, pero yung epekto nito, kung mahina ang cybersecurity natin, medyo masama kung hindi mo protektahan yung datos ng mga Pilipino. Eh ano ba ang ano natin? Ano ba yung, kumusta ba yung cybersecurity situation sa Pilipinas? Are we better than those countries that you cited? Or we're worse or even far worse? We have a long ways to go. For example, prone to phishing ang mga mamamayan natin dahil ang government agencies natin, imbes na gumamit ng mga official.gov.ph email addresses, gumagamit sa official communication sila ng mga at gmail at saka at yahoo.com addresses. So pwede gumawa ng sound alike na email addresses ng scammers at ma-fish yung mga mamamayan natin. So isa yun sa mga push namin, dapat mag.gov.ph lahat ng mga government agency. So
malaki pa yung ilalakas ng cybersecurity natin sa Pilipinas. Kulang pa siya. E given that the kind of cybersecurity that we have, tapos bigla tayong meron ng SIM card registration kung saan basically mapupula lahat ng mga detalye natin, no? To be registered, no? So ano ba, delikado ba to? That we're doing yes. this now given the situation in terms of our cybersecurity. Yes, I think it's dangerous. So kailangan lakasan talaga yung cybersecurity ng mga magtatago nitong datos natin para sa SIM card registration. Tsaka hindi siya mura. I think our telcos are spending billions on cybersecurity or 1 billion yata or something like that. So at itong additional cost sa pag-secure nito, sa customer din mapapasa eventually. So I'm not saying we should spend on cybersecurity. We should spend on the best professionals we can get. Tsaka sana sa DICT yung budget nila sa ano, sa cybersecurity taasan din. Okay. Ito may comment sa'yo, ano, Carlos. No? The guest is just picking the bad instances. For what privacy? What privacy? Eh, lahat ng social media and apps ngayon ang ginagamit nyo eh, may registration. Eh. I think this is a valid question. No? Yeah. Privacy, how do you respond to this? Very basic yan. For example, nilalagay mo ba yung street address mo sa YouTube, sa Facebook para makita ng buong mundo? Siyempre hindi, di ba? Kasi baka ma-target ka ng scammers. Hindi lang sa online scam, kundi sa physical danger kasi alam na yung street address mo. Ngayon, hinihingi yata, ayon sa latest Senate bill version na nabasa ko, government IDs hinihingi tapos pinalalagay sa online portal. Hindi pa kami sigurado kung ano yung final version kasi wala pa kaming kopya. Oh, pero may nalang kopya nung pinirmahang batas eh. Hindi ko makita eh. Pero, hinga, maliwanag doon, tinanggal yung, ano, yung mandatory registration of social media accounts, no? Yeah. Pero ito, hindi pa natin sure kung ano yung detalye na kailangan nating ibigay for us to be registered. Tama ba? Iba yung sinasabi mo? Sa Senate bill version, may nakalagay na may centralized portal kung saan mag-upload ng government IDs yata yung mga user. Hmm. So yun, point of ano yun? Point of weakness yun. Na nakakatakot na parang all eggs in one basket scenario. Kumbaga, kung makuha yun, yung database nun, parang comileak all over again. Which is really bad. Matatanda breach yun. Yung Comelec data breach in 2016 yata yun. Kung saan nakuha yung addresses, dates of birth, etc. ng mga Pilipino sa nag-register sa Comelec. Which opens them to a lot of financial fraud and other scams and other dangers. In dito, yung nasa pangangalaga yung data ng mga telco, is that a better, ano? Setup? Well, it's more of the same. The telcos, now that it's been signed into law, the telcos really need to do their due diligence and really, really safeguard the personal details of the Filipinos. Yun nga. Okay. Nakatakot. Sana hindi tayo mahak. Yun. Oo, kasi ano eh, kagagaling ko lang sa RootCon Cybersecurity Conference last, nung end of September. So sabi doon ng isang cybersecurity expert, si Aaron Aubrey nang yata, one of the top targets ng mga hackers is telcos talaga. So nasa hit list talaga yung telcos ng hackers. Nasa crosshairs yan. Oo, kasi ano yan eh, kumbaga treasure trove of data pag na-pierce o na-breach mo yun. Well, dapat mas maghigpit dahil may batas na, no? Pero ito nga, yung hindi ba tayo parang ano, yung you mentioned those valid experiences in other countries, bad experiences when it came to SIM card registration, tayo naman, bigla nating inintroduce to sa Pilipinas. Ang tanong ko, hindi ba parang nagpe-play catch up tayo sa isang scheme na andali naman talagang paikutan in reality? Kung gusto nating iwasan yung mga scammers, may iwasan ba yung tech scam in itself? And if so, ano ba pwedeng mga other exposures natin sa ganyan? Okay, so unang-una sa tech scams, madali ang solution dyan. Kailangan mag-information drive tayo sa mga subscribers natin na huwag basta maniwala sa mga natatanggap na random na mga
get rich quick, you have a new job, etc. dun sa mga SMS scam. Kumbaga nung hearing about the SIM card registration na ginawa ni Senator Grace Poe a few weeks ago, lumalabas na yung NTC 3 times na naglabas ng information message about the text scams as of that hearing. Mas marami na ngayon pero dapat damihin pa. Kasi kung walang magpapaloko, walang manloloko. Mm-hmm. The fact na lumalaganap yung text scams, ibig sabihin may mga nagugoyo sila. So, lakasan yung information drive sa tingin namin ng solusyon dyan. Na huwag basta maniwala sa mga nakuhang mga kung ano-anong text. Basic yan sa, ano, sa cyber at sa internet eh. Basta may matanggap kang message, hindi ibig sabihin totoo yan. Kung akong kani-kanina lang nanggagaling. So, ito yung focus sa demand side. No? Pero yung ano, from the supply side, ano yung, will this actually help at least doon sa problem ng text scam specifically? It might. Mas mahirap ba, kumbaga? Mas mahirapan silang manloko dahil kailangan mo magparehistro? Siguro. Pero lumalabas rin sa nangyari sa Mexico, nagkaroon ng bagong modus operandi pagkatapos ng registration requirements. Nagkaroon ng secondary market sa stolen SIM cards. So tumaas yung phone-related crime. Bale, ninanakawan lalo yung mga tao para makuha yung SIM card sila pang commit ng crime. Tapos gagamitin yung pangalan. Ang lalabas sa investigation, yung pangalan nila. Yes, yes. Yung kawawa pa na ninakawan, yung lalabas na criminal. Oh, oh. So, then you have to explain yourself, no? Mm-hmm. Eh ngayon, grabe, nakita nyo naman, yung sa commuting, grabe siksikan sa pila, meron yung ipit-ipit gang, isa kong kaibigan na dali dun sa MRT, inipit siya ng 2 o 3 mama, tapos kinuha yung cellphone, tataas pa lalo yan dahil dito sa registration ng SIM cards. Kanina may nakita ako sa Twitter nagtatanong, no? Isang journalist yata, and if I'm not mistaken, sabi niya, eh paano yung, ano, yung multiple cellphones ng mga trolls? Maiiwasan ba yon dahil may SIM card registration? Well, yun yung tinakal namin dun sa previous version ng SIM Card Registration Act na may Social Media Registration Act. So, pwede kang bumili ng troll accounts from abroad. Hindi siya illegal sa Philippine law. Hindi siya illegal dun sa pinopost sa social media registration component. So, bibili lang yung mga, ano, yung mga troll farm ng accounts from abroad. So, hindi solution yung SIM card registration sa kanya. Tsaka yung thousands ng existing troll accounts, hindi siya matitake down ng SIM card registration act. So, nandiyan pa rin sila. When you say yung account, pwedeng bilhin from abroad, what do you mean account? Social media account? Or yes. Hindi kailangan ng cellphones? Hindi kailangan ng cellphone technically? May tinatawag na phone verified social media accounts, which is yung nag-send ng text yung social media provider dun sa SIM ng account to verify na legit siya na account ko, no? So, binibenta yan abroad, mga phone-verified social media accounts. Siguro, bababa yun na galing sa Pilipinas dahil sa SIM card registration, pero available pa rin siya sa abroad. So, ito yung hindi sakop ng batas? Yes. Hindi siya abot? Mm-hmm. Gano'ng kalala yung practice na yan? Kasi ito, dito sa program din, ang daming trolls, no? hindi ko muna sila papansinin ngayon. Masyado na silang yumayaman eh. Yun yan, ganyan eh. Kumbaga, hindi ko naman gano'ng palaganap, pero marami eh. The Philippines was one of the top sources of phone-verified fake social media accounts back in the day. Hindi ko alam ngayon. Kasama yata yung Bangladesh and some other countries around our financial situation. Pero malaki yung market, especially sa political ops. Yun, yung sinasabi mo phone-verified accounts, for example, mag-o-open ka ng ano mo, Facebook account, no? Kailangan i-verify sa phone na nakaregister sa'yo, tama ba? So, magsisend yung Facebook, hihingi yung Facebook sa'yo ng telepono para padalhan ka ng one-time password para i-verify na gumagamit ka ng cellphone para mabawasan yung likelihood na fake yung account mo. Hindi yata lagi humihingi yung Facebook eh. Pag medyo suspicious yung circumstances ng pag-register mo, dun usually humihingi. Tanongin natin yung mga trolls. Hindi yata palagi. Hindi ako sure, hindi ko pinasubukan eh. Oo nga. Yung mga trolls dito, sagutin nyo nga yung tanong ko. Hindi ko alam eh. Nung kayo ba nag-open, hiningi ba yung ano nyo? Cellphone number. Mas alam nyo yan eh, no? So ito, hindi siya ano. Pero yun nga, baka naman at least, to be fair naman, baka naman kahit papano makabawas ito dun sa text scams na
sobrang laganap. Kasi at ang worry ko rito, baka knee-jerk reaction to at this time eh. Although marami na, matagal na rin talagang itong proposal na to, pero baka lalo siyang naging knee-jerk, especially because of our experience lately dito sa mga scammers. So, yeah, I think magkakaroon naman ng konting bawas, pero hindi pa rin siya yung ultimate solution para sa kanya. Best talaga is yung we foster critical thinking sa Pilipinos. Tsaka we do information drives na basta nasa text o nasa internet, huwag kayong maniwala agad. Lalo na pag hindi nyo kilala kung kanino nagagaling. Mm-hmm. Oo. Ano kasi, pa yung mga go. Feeling namin itong latest na pagpirma agad is a knee-jerk reaction sa text scams. Na maski yung mga lawmakers natin pinadala ng mga spam messages. So yun, since apektado sila, kumirma sila. Pero inakatakot dito, tandaan din nila na baka mag-leak yung database ng SIM card registration. So madadali na naman sila in that case. Paano pala yung mga may existing postpaid accounts? Kasi registered na yun eh, di ba? Yeah. Kailangan ba bang i-register yun? I think yung mga prepaid lang yung apektado. Tapos kapag nag-go into effect na yung batas, yung within 180 days, kailangan mag-register ng mga existing prepaid holders. Kundi madideactivate yung number nila. Bukod dun sa intensive public education drive, public information drive, ano pa yung mga nakikita mong solusyon para masawata itong text scams? Or miski hindi lang yung scams based on text, no? Pati nasa email, etc. Ito kasi yung problema natin sa emails. Yung problema natin sa Pilipinas is wala tayong tinatawag na net neutrality sa telcos. Kumbaga, binibigyan ng preference ang certain platform providers. Na kunyari, if you buy 1 gigabyte of data, meron kang 1 gigabyte free of YouTube per day. So may mga data sachet na you get free Facebook with this 1 gigabyte of data. So, ang mga tao, imbis na tumingin sa website sa labas ng Facebook, ng YouTube, and TikTok, na mas napupunta sila sa Facebook, YouTube, TikTok. So, hindi sila makakatingin kung legit yung isang website by checking the URLs using normal data. Kasi normally, ang gagawin mo dito para malaman kung legit siya, hahanapin mo kung totoo itong URL na pinupuntahan mo, kung siya yung totoong URL nung nagsasabi siya. Kunyari, banko. Nasabihin ng banko, itong message galing sa amin, etc., etc. Ngayon, punta ka sa internet, tignan mo kung yun talaga yung URL ng banko mo. Pero since ang mga Filipino nagtitipid, ang tendency nila, hindi sila lumalabas sa mga data sachet na platform na nakabundle sa internet plans. Sa promos. So kahit gusto nilang i-verify, hindi naman sila makalabas kasi additional cost for them. Nakalabas naman sila pero na-funnel sila towards those platforms na yung behavior nila is mas ayaw nilang lumabas ang platforms. Kasi nga ayaw nilang gumastos additionally. So masama rin yan para sa fake news sa Pilipinas. Na lumalala yung fake news kasi hindi makapag-check sa third-party websites kung legit itong news na ito, hindi. Kasi isang way para malaman mo kung legit ang piece of information is check mo sa iba-ibang website kung sinasabi rin nila. So valid yung observation ng iba dati na isa sa mga nakapagpalala nung situation, nung problema natin sa disinformation in the Philippines, yung pag-introduce ng Facebook ng free. Di ba? Para naging naging petri dish or lab rat sa ganun. I think hindi yata yun yung free Facebook per se kasi parang maliit lang yung percentage yung gumagamit ng free Facebook per se. Pero yung data bundles, yung Facebook data bundles. Yung sinasabi mo, yung sachet? Yung mga sachet. Kasi tuwing nagko-commute ako, nakikita ko yung mga katabi ko may mga images. So gumagamit sila ng data, ng Facebook data. So kung may nakita ka isang meme na alam mo namang mukhang ridiculous, pero kung gusto mong i-check sa source,
eh, yung behavior mo affected ng bundle promo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayaw mo na lumabas sa double check. Oh, ano, interesting mm-hmm. yun, no? Eh, paano pa ganyan? Ano pwedeng gawin? Kailangan natin ng net neutrality sa Pilipinas, pero kailangan ng trabaho sa mga mambabatas o kaya voluntarily kung ayusin. Ano ba ibig sabihin ng ano, yung paki-explain yung net neutrality? What does it mean really? Ang net neutrality, ibig sabihin niya, dapat lahat ng data equal ang pagtrato. Hindi mo binibigyan ng discount ang isang source of data dahil galing siya sa isang platform na kunyari YouTube, Facebook, TikTok. So walang free data sa mga platform na yun. Lahat sila affordable na treated equally. Mm, okay. O sige, Mr. Carlos Nazareno, maraming salamat sa pagpapaliwanag, no? Maraming naliwanagan doon sa explanation nyo, no? Thank you for joining us tonight. And sana hindi naman magkatotoo yung mga naranasan sa ibang bansa. Although, kumbaga, predictable na yan, eh, no? Kumbaga, you don't have to be a rocket scientist to predict what could happen, no? Tama ba? Salamat. Thanks for having me. Maraming salamat si Mr. Carlos Nazareno ng democracy.net.ph. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.